aking mga subscribers and viewers dito sa Bueno Law and Beyond YouTube channel. Ngayon itong araw na to ay pag-uusapan natin ang isang katanungan na ibinato sa akin ng ating isang kaibigan. Ikaw ba ay masasampahan ng kaso kung ikaw ay umatras sa isang itinakdang kasalan? Ikaw ba ay magkakaroon ng criminal liability or civil liability? Yan po ang ating mga katanungan ating sasagutin dito sa ating episode na Pangakong Napako, Breach of Promise. The right to marry is a fundamental human right. Yan po ang sinabi ng ating Korte Suprema sa kaso ni Wasmer versus Velez. The choice of whether to marry and necessarily whom to marry is a personal decision that every person makes for himself. So lahat ng tao has an autonomy as to whom to marry. A breach of promise to marry is not an actionable wrong. So kapag nagbago lamang ang isipan ng isang lalaki at ayaw niya lang ituloy ang ipinangakong kasal sa kanyang dating minamahal, ay may karapatan naman siyang umatras. So mga herap, baguhin natin ang sitwasyon. Paano kung yung lalaki ay nangako ng isang kasalan sa kanyang nobya? At para makumbinse ang kanyang kasintahan na makipag-sexual intercourse sa kanya, ay sinabi niya na pagkatapos ng tsuktsakan ay magpapakasal sila sa lahat ng simbahan. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan o mahigit na isang taon, ang lalaki ay bigla na lamang nawala. Nang dahil dito, nag-iiyak ang babae at nagkaroon ng psychological and emotional disturbance or frustration sa kanyang sarili. Ano ngayon ang kanyang karapatan upang kasuhan ang lalaki dating nobyo na sinugatan ang kanyang damdamin at dinurog ang kanyang puso? Kung ang approximate cause kung bakit bumayag ang babae na makipagtalik sa kanyang dating nobyo ay yung pangako na siya ay pakakasalan at nagkaroon na ng extensive preparation din ng mga handa sa kasalan. At dahil dito, nagkaroon na ng lubos na kahihiyan ng pamilya. At yung babae talagang down na, nagkaroon na ng emotional and psychological effects sa kanya yung pag-atres sa kasalan ng dating nobyo pagkatapos na magkaroon ng tsuktsakan. So, ano ang dapat gawin? Pwede niya po yan ipakulong under Republic Act 9262 plus the damages that may be imposed against the person because of the many expenses incurred for the preparation, yung extensive preparation para sa kasalan. So, ingat kayo mga erap, no? Dehin sa pwede yung mangangako para lang magkaroon ng maakit mo yung babae na magkaroon ng sexual intercourse, eh, pangangakuan mo ng isang kasal sa simbahan. Ngunit pagkatapos ay tatakbo ka na lamang. Hindi pwede yan. Hindi pinapayagan ng batas yan, mga pare ko. So, dehins pwede yung ganyang style. If there is a deception, there is a deceit, and that is the proximate cause kung bakit ang babae ay pumayag sa iyong pang-aakit na magkaroon ng sexual intercourse, then you might be going to prison soon. So mga viewers and subscriber ko, yan po ang tinatawag na breach of promise to marry. Kung saan, if you are really acting in good faith naman, ay wala kang liability sapagkat yung pag-atras sa isang itinakdang kasalan ng isang fundamental human right, for as long as walang halong panloloko, walang deceit, deceptional fraud, ay
pwede kang umatras anytime. Pero kung may fraud, deception, at yan ay ginamit mo upang akitin mo ang babae na mapasayo ang kanyang pagkababae, abay, hindi pinapayagan niya ng batas. Ikaw ay pwedeng makulong at ikaw ay kakasuhan ng kriminal. Yan po ang ating paliwanag tungkol sa breach of promise to marry ayon sa mga desisyon ng ating Korte Suprema. Sana po ay may natutunan kayong muli dito sa ating episode. Ito po muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Maraming salamat po.